ako, sabi ko noon, pag dumating ako ng 30, pwede na akong mamatay. Nasabi mo na yan ng ilang beses. Masaya ako nung inalok ako ng Viva for a film. Wala akong ka-idea kung ano ang istorya ng Miss Granny. Tapos nagsabi sila ng short story about the film. Gandang-ganda na ako doon. Hindi pa masyadong madetalye. Bata pa ako, ako ang nagpalaki kay Ramoncito kahit walang-wala ako. Baka ikamatay ko yung mama mo. Pwede bang sa labas ka muna? Nagulat ako when they told me na makakasama ko si Miss Sarah Geronimo. And I said, wow, this is wonderful. First time ko makakasama si Sarah. Kaya I'm so proud, I'm so happy na ako yung nakuha nila. Gwapo ka pala, pagmaga. Hindi ba sinabi ko sa'yo, kailangan sariwang sampalok ang gagamitin mo? Ang dami ko ng paghihirap eh. Pagkatapos, pagiging masikero ka lang. Huwag mong ginaganyan ang apo ko, ha? Dami mong dakdak. I'm the lola. Lola na makulit, loud, magsalita, almost perfectionist. Madaling uminit ang ulo sa mga mali. Isang importanteng role in that movie yung ginampanan ko. So, ang sinasabi mo, mamili ako between my mother and my wife. Alam mo naman tayo sa edad natin ito eh. Hindi na tayo makakatiyak kung aabot pa tayo ng bukas. Maraming bagay kung bakit kaabang-abang ang pelikulang ito. The whole country, the Philippines, will be very proud talaga sa pelikulang ginawa na ito ng Viva. Dahil talagang napakaganda ng istorya, napakagaling ng aming direktor na si Binibining Joyce Bernal. Pwede po ito bata, matanda. Pwedeng manood ng pelikulang ito. Tatawa kayo, naiiyak din kayo, maaaliw kayo, at merong leksyon na mapupulot dito. Ang ganda-ganda po ng aming pelikula. Kaya inanyayahan ko kayo, don't ever miss Miss Granny. Na ubusan ka ng oras.